Bakit malungkot ang teacher mo kapag mahilig kang manghula ng sagot sa exam o sa recitation? Ano nga ba ang pagkakaiba ng hula at hinuha? Linawin natin yan sa video na ito ng Anti-Para Blues, ang teacher mo sa Filipino. Mahalaga ang paghihinuha sa pagbabasa dahil isa ito sa mga indikasyon na nauunawaan mo ang iyong binabasa o kumbaga, nakaka-relate ka sa iyong binabasa o pinanonood. Pero, madalas na inaakala ng marami na magkatulad lamang ang hula at hinuha. Ano ba ang mahalagang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang hula o guess sa Ingles ay ang ating mga palagay ukol sa isang bagay sa hinaharap o isang bagay na ating hinahanap. Halimbawa, kapag tayo ay nanonood ng mga pelikula o teleserye, minsan nasasabi nating siguro makakaligtas yung bida sa patibong ng kontrabida. Matatawag natin itong hula dahil ito ang iyong palagay sa isang pangyayaring hindi tiyak o hindi pa nagaganap. Samantala, ang hinuha o inference sa Ingles ay ang ating palagay ukol sa isang bagay sa hinaharap o isang bagay na ating hinahanap ng may katibayan, pangangatwiran, o patunay. Ibig sabihin, sa paghihinuha, hindi ka lang basta nagbabahagi ng iyong palagay o nahuhula, kundi nagsusuri ka bago humantong sa mga palagay upang masuportahan o mapatunayan ang iyong hatol o opinyon. Halimbawa, kapag tayo ay nanonood ng pelikula o teleserye, minsan maaaring masabi nating siguro makaliligtas yung bida sa patibong ng kontrabida. Kasi, o ngayon may kasi na, kasi nalaman ng kaibigan ng bida ang binabalak ng kontrabida sa mga naunang episode na napanood mo o kaya naman ay may natatanging kapangyarihan ang bida na ipinamalas niya sa mga unang tagpo ng palabas. Sa makatwid, maaari nating sabihin na ang hinuha ay matalinong panghuhula at sa paghihinuha, marapat na ang opinyon mo ay may batayan, ang iyong impresyon ay may dahilan, at ang iyong hatol ay may katwiran. Bukod sa kaalaman sa pagkakaiba ng hula at hinuha, higit mong dapat na maunawaan na sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa, tiyak na maraming palagay, opinyon at hatol ang ating masasabi o ang ating matatanggap. Ang mahalaga lamang, bago tayo magpalagay, magbigay ng opinyon o humatol, ay marunong tayong magsuri upang patunayan, patibayin o pangatwiranan anuman ang ating matalinong palagay para hindi tayo magsayang ng laway. Kung may tanong ka sa anumang aralin sa Filipino, i-comment mo na yan at kung nais mo ng walang patid na aralin sa Filipino, mapakikinggan mo kami sa Megamix Go app tuwing Miyerkules, ika-anim ng umaga. Hanggang sa muling paglilinaw kasama ang Anti-Para Blues, mag-like at mag-subscribe!